Gising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ipang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, sabisyon totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Igan, pinipila ng mga drive-thru testing center sa ilang lugar sa Metro Manila gaya sa Barangay Santa Elena sa Marikina. Mahaba ang pila ng mga sakyan para sa park and swab sa Mayor Hil Fernando Avenue. Ganyan din po sitwasyon sa isa pang swab test center sa Concepcion 2. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tao sa 10 para magpa-swab. Sa Camuning, Quezon City naman, halos umabot na rin sa kanto ng Jamboree stoplight ang pila ng mga sasakyan. Matyaga sila naghihintay para makapagpaswab. Dagdag pangamba sa mga pasahero ang pagiging positibo sa COVID-19 antigen test ng ilang tauhan ng MRT at PNR. May unang balita si Mai Bermudez. 17 tauhan ng Metro Rail Transit ang nagpositibo sa antigen test sa kanilang depo ayon sa kanilang pamunuan. Ngayong araw, sasailalim ang mga nagpositibong kawani sa RT-PCR test para makumpirma kung COVID-19 nga ba ang tumama sa kanila. Nangangamba tuloy ang ilang pasahero. Ang magkasintahang sina Eric at Christine, kusa na raw na magsusuot ng face shield para iwas hawahan. Madalas din po mag-travel sa MRT. Especially MRT po, yun po yung main transportation ko po, pauwi tsaka pabalik ng work. Siyempre po parang mas nakakatakot po bumiyahe sa MRT. Especially po uwi po ako ng bahay, kasama ko po yung mga kapamilya ko, mas risky po sila. Lumabas ka na lang kapag kailangan talaga, tsaka doble ingat na uminom ng vitamins talaga siya. Balik sa skeleton workforce ang ilang negosyo dahil sa pagtaas ng kaso, kaya problemado ang ilang manggagawa gaya ni Norvie na mag-isang itinataguyod ng mga anak. Hindi ko alam kung ano na naman ang gagawin namin kasi single mother ako. So hindi ko alam kung paano ulit kami magsosurvive pag nagkataon kasi ang pasok namin is skeletal lang. 87 personnel naman ng Philippine National Railway ang nagpositibo rin sa COVID-19. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na ganito karami ang nagpositibo sa maikling panahon sa kanilang hanay. Sa ilalim ng Alert Level 3, 70% pa rin ang pinapayagang kapasidad para sa mga pampublikong sasakyan. Pero paglilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, pansamantalang pinapayagan pa mga bata na sumakay sa mga pampublikong sasakyan ngayong panahon na pabalik sila sa kani-kanilang lugar matapos ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon. Yan ang unang balita. Mai Bermudez, Buong Puso para sa Pilipinas. Umabot na sa 11 close contact ng Pinay na tumaka sa quarantine hotel sa Makati ang positibo sa COVID-19. Ayon po sa DOH-NCR, 7 sa mga nagpositibo ay mula sa 16 na kasama niya sa restaurant. 3 naman ay mga restaurant staff na itinuturing na general contacts. At ang isa pa ay second generation contact. Samantala, kinumpirma ng Department of Tourism na may isa pang balikbayan na hindi nag-quarantine sa hotel at dumiretso ito sa kanyang condominium unit. Sinundo raw ito ng staff ng hotel sa airport pero hindi sumama at sinabi niyang exempted siya sa quarantine. Kalaunay, napatunayang hindi totoo ang exemption. Inendorso na ng DOT sa PNP ang kaso. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Oh, mga kapuso, malakas po ngayon yung hangin amihan na umiihip sa buong bansa. Pero dito sa wind forecast map, makikita natin na posibleng humina pansamantala itong hangin amihan sa mga susunod na araw. Pero makikita nyo, magkakaroon na naman bago matapos ang linggo ng paglakas niya, no, yung tinatawag nating monsoon surge. At dahil sa malakas ang amihan, mataas pa rin ang alon sa maraming baybayin sa ating bansa. Diyan sa may Ilocos Norte, Cagayan Valley, kasama yung Babayan Group of Islands at Batanes. Diyan sa may Aurora, Zambales, Northern Quezon, kasama yung Polillo Islands, southern coast ng Oriental at Occidental Mindoro. Diyan sa may Romblon, western at eastern coast ng mainland Palawan. Diyan sa may Bicol Region,
hanggang dyan sa may Samar provinces, Biliran, sa may Bohol, Negros, Oriental, Cebu, Antique, Northern Mindanao, hanggang sa Surigao provinces at Dinagat Islands. Delikado pong pumalawad yung mga malilita bangka sa mga nabanggit na baybayin dagat. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Nagsagawa ng preemptive evacuation sa ilang lugar sa Surigao City kasunod ng malakas na pag-uulan doon. Yan ang unang balita ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ilang araw nang walang tigil ang buhos ng ulan na nararanasan sa Surigao City dala ng hanging amihan. Nagbabala ang pag-asa na maaaring magdulot ito ng mga pagbaha at landslide sa mga probinsya ng Surigao, Dinagat Islands at Tawi-Tawi. Dahil dito, ipinag-utos na rin ng CDRRMO at Surigao LGU ang preemptive evacuation sa mga bahaing lugar sa Surigao City. Naabutan pa ng GMA Regional TV News Team ang grupo ng mga kalalakihang ito na lumilikas mula sa kanilang mga kabahayan sa Porok 12, Sitio Navalca, Barangay San Juan. Na may ako mga bata mo yun, pako na ako sa evacuation center. Muna lang siguro? Sigurado, sige, ko na lang kay base mo. Taas sa para sa una. Kumpiyansa ra kami kay mubo ra man taga tuhod lang. Taas ang tubig. Hindi pa man tuluyan nakaka-recover ang mga residente dito sa Surigao City simula nung bagyong Odet. Andito't lubog na naman sa baha ang ilang kabahayan sa Purok 9 at 12 dito sa Navalca, Barangay San Juan, Surigao City dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Itong si Renante at ang kanyang pamilya uuwi na sana sa kanilang bahay pero ipinagpaliban na lang muna nila ito dahil sa masamang panahon. Mubalis na galing may karoon ng tana lagi na kay nubaha naman po. Naupat ka buka ko bata base kung abtan mi dito, ay dahil yung makakuan. Murag pa, kung ano na lang siguro sa aning ulan. Palabiyon sa. Sa datos ng Surigao City Social Welfare and Development Office, aabot sa 500 mag-anak o mahigit 1,000 individual pa ang pansamantalang nananatili sa isang evacuation site sa Barangay San Juan, Surigao City. Diligadun pwede na dili sila tagaan ng provide ng relief goods. Labi na kuman na panahon kay nagsige na sabuyan. So, gahinan gadud gihapon sila ng supplies para ma-sustain nila sa kada adlaw nila na pagtaon. Lumubog sa dagat ang isang bangkang magdadala sana ng relief goods para sa mga biktima ng bagyong Odet sa Dinagat Islands. Dako ng paglubog ng bangka at ang paglangoy ng mga sakay nito papunta sa barge na nagkataon namang bumabiyahin noon mula Surigao City patungo Dinagat Islands. Ang lumubog na bangka ay galing daw sa Surigao City at may kargang 16 na sako ng bigas. Dahil sa bigat, lumubog ang bangka. Dasagip naman ang lahat ng sakay nito. Patuloy ang pagdala ng mga ahensya ng gobyerno ng mga relief goods, food packs sa Dinagat Islands. Tuloy rin ang pamigay ng ayuda sa mga nasalanta. Kasunod ng pagsailalim sa Alert Level 3 ng Metro Manila, sinabi ng Metro Manila Council na approved in principle na ang pag-iigpit sa mga hindi pa bakunado kontra COVID-19. Pagbabawalang lumabas ng bahay ang mga hindi pa bakunado maliban kung para sa essential goods, services o trabaho. Ano naman kaya ang masasabi ng mga kapuso nating netizen sa planong paghigpit na yan? Nako, Igan, Connie, marami-rami yung hindi sang-ayon dyan sa panukalang yan. Ang sabi ni na Jen Rose at Badette Roslyn, pwede naman daw kasi magka-COVID kahit mga fully vaccinated na. Kaya huwag pilitin yung mga ayaw magpabakuna. Ang sabi naman ni Andrea Alas Huna Juanillo, na yung mga bakunado rin na lumalabag sa health protocols at hindi dapat sisihin ang mga hindi babakunado sa pagtaas ng COVID-19 cases. Sabi naman ni Domingo Perez Yuan, kahit hindi mandatory ay tila dinadaan sa mga alituntunin para mapilitan yung iba na magpabakuna. May mga sakay naman gaya ni Eden Nya. Para rin naman daw ito sa kapakanan ng mga unvaccinated dahil at risk sila. Sangayon din si Ronel Violanta, pero dapat daw itingnan muna ang dahilan kung bakit ayaw pang magpabakuna ng isang individual. Kung may medical condition daw, kaya hindi makapagpabakuna at may certification naman, pwede raw o baka raw pwedeng bigyan ng konsiderasyon. Apektado naman ba kaya ang biyahe ng MRT dahil po sa mga nagpositibong kawani nito? May unang balita live si James Agustin. James?
Connie, good morning. Alam mo yung mga nakausap ko mga pasero dito sa MRT3. Tanggap na naman nila na pagpasok nila dito sa istasyon, maging pagsakay sa loob ng tren, ay marami sila nakakasalamuha na mga pasahero. Kaya talaga nag-iingat sila. Ngayon daw mas na tumataas yung COVID cases sa NCR, tripling ingat pa yung gagawin nila. Pabor din sila dun sa balak ng DOTR na pagsasagawa ng random voluntary antigen test sa ilang pasahero. Araw-araw kayo. Mula Quezon City, araw-araw sumasakay sa MRT3 ang maintenance staff na si Ronel, papasok sa trabaho sa Taguig. Ito raw kasi ang pinakamabilis na transportasyon na pasok din sa kanyang budget. Mas mag-iingat na lang daw siya lalo tumataas na naman ang COVID cases. Ginagawa ko sir, naliligo ako pagdating ko sa kumpanya, naliligo ako. Tapos pag uwi ko, naliligo rin ako kasi may mga anak na ako Sa ngayon, parang kung pwede nga mag-i-stay na lang ako kasi medyo nakakatakot rin kasi. Kasi kawawa naman yung mga walang bakuna. Ang construction worker na si Joel Todo ingat din sa pagkukommute. Bukod kasi sa MRT ay sumasakay din siya sa bus. Huwag na lang dumikit sa mga tao. Wala mong dumikit, social distancing na lang. Nagsasagawa ng antigen test ang MRT sa kanilang mga tauhan at nakatakda rin itong gawin sa mga pasahero. Yo, pauwi lang ako. Kasi? Para malaman natin kung may virus tayong dala-dala. Samantala, Connie, tuloy-tuloy naman daw yung sinasagwang mass antigen test sa mga personnel ng MRT sa depot man o station personnel. Wala pa tayo nakukuha ang update mula sa pamunuan ng MRT kung ilan na ba yung personnel na sumailalim sa antigen test o kung nadagdagan ba yung 17 na nagpositibo sa antigen test kahapon. Ang paninigurado lamang ng pamunuan ng MRT3 ay walang interaksyon sa pagitan ng mga depot personnel at sa mga station personnel. At ngayong umaga, tuloy-tuloy yung dating ng mga pasero tulad ng nakikita nyo. Dito po yan sa platform ng MRT North Avenue Station. Wala pa namang pila ng mga pasero at napansin natin na kinokontrol talaga yung dami ng mga pasero na papasok dito sa estasyon. At as of 6 a.m., nasa 20 tren yung operational, 17 sa mga ito ang tumatakbo na sa rails ng MRT3 habang 5 minuto yung pagitan ng pagdating ng tren sa bawat estasyon. Ngayon ay kakalis lamang dito ng isang tren kaya hindi pa naman ganun karami mga pasahero pero nagpapapasok na muli yung mga platform marshal dito ng mga pasahero. Yan muna ilitas mula rito sa MRT North Avenue Station. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. James, nabanggit mo kanina sa iyong report na pati pasahero ay balak din i-antigen test dyan sa MRT. Ano ang detalye niyan at kailan ba kung sakasakali po pwedeng simulan yan? Connie, hindi pa naglalabas ng guidelines ng Department of Transportation kaugnay doon sa sinasabi nila na voluntary antigen test para sa mga pasahero. Pero doon sa nauna nilang statement na sinasabi nila ay sasagawa daw yan sa mga estasyon at ito ay voluntary lamang, papayagan yung pasahero na sumakay pa rin sa MRT3 at matatanggap lamang nila yung resulta sa pamamagitan ng text message. Ito raw ay balak ng DOTR para malaman din kung saan pa dapat sila mag-improve sa paghihigpit sa health protocols, lalo tumataas na naman yung COVID cases sa NCR. Connie. Maraming salamat, James Agustin. Doble ingat na lang ang mga pasahero ng LRT1 para hindi mahawa ng COVID. Ngayon dumarami na naman ang mga bagong kaso. Pabor din ang ilan sakaling matuloy na yung random antigen testing na pinaplano. At live mula sa LRT1, may unang balita si Corinne Katibayan. Corinne, kumusta ang dagsa ng mga tao ngayong umaga? Ivan, good morning. Sa mga oras na ito, unti-unti nang dumadami ang mga pasahero rito sa LRT1 Monumento Station kung saan 70% passenger capacity ang pinapayagan dito sa istasyon habang nasa ilalim tayo ng Alert Level 3. Nananawagan naman ang Department of Transportation na panatilihin ang mahigpit na implementasyon ng health protocols sa lahat ng travel at transport sector. Bandang alas 4 ng madaling araw, unti-unti nang dumami ang mga pasahero na kapila rito sa LRT1 Monumento Station. Isa sa mga maagang pumila ay si Ryan Sandoval. Nagtatrabaho siya bilang supplier ng medical oxygen at LPG sa Laguna. Araw-araw ay marami siyang nakakasalamuha, kaya sinisigurado niyang nag-iingat siya habang nagko-commute. Safety protocol pa rin, safe social gamit kasi lalo ngayon, bumibiyahe pa kami galing trabaho, malayo. So, kailangan pa rin talaga ingat para sa pamilya. Mga bata, face mask, kailangan hindi mawawala talaga, importante ang alcohol . Mahaba rin ang binabiyahe ni Arnold araw-araw. Mula Caloocan, pumupunta siyang Makati para magtrabaho bilang construction worker. Kahit fully vaccinated na, may pangamba pa rin daw dahil patuloy ang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa ngayon.
Nakatakot din. Dahil nga, magla-lockdown na naman, sisikip na naman yung gagalawa ng mga tao. Imbis magkakatrabaho ulit, yan, hihinto na naman. Doon na naman lagi sa bahay. Exercise, kumain ng gulay, tsaka laging maligo araw-araw. Payag naman ang ilang mga nakausap naming pasahero sa pagsasagawa ng random antigen test. Okay lang po yun. Total naman doon sa trabaho po namin, every 3 weeks may antigel po kami. Samantala, nire-require ng Department of Transportation na lahat ng LRT personnel ay sumailalim din sa antigen test at tinitingnan din ng DOTR ang vaccination at booster status ng lahat ng rail personnel para masiguro at matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng lahat. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan City. Ako si Corinne Katibayan, buong puso para sa Pilipino. Corinne, may impormasyon ba tayo kung may mga staff din ng LRT1 yung nagpositibo sa COVID-19? Ivan, sa mga oras na ito, wala pa tayong natatanggap or wala pang napaulat na reported COVID positive cases mula sa mga LRT personnel. Pero syempre, kahit na wala pa tayong natatanggap na impormasyon kaugnay sa reported na positive case, ay pwede nang maging kampante ang LRT personnel, maging ang mga pasahero. Kaya patuloy na hinihingi ng pamunuan ng LRT1 ang kooperasyon ng mga pasahero para masiguro ang kaligtasan at proteksyon ng lahat na sumunod sa minimum health and safety protocols habang nasa loob at labas ng istasyon. Ivan? Maraming salamat, Corinne Katibaya. Good news, Army! Naka-recover na sa COVID-19 si BTS member Suga. Kinumpirma yan ng Big Hit Music. Natapos ang quarantine Suga kahapon. Asymptomatic o wala siyang COVID-19 symptoms sa loob ng kanyang 10 araw na quarantine. Balik na ulit si Suga sa kanyang daily activities. Thankful naman ang Big Hit Music sa lahat ng well-wishers ni Suga. December 24 nang nagpositibo sa COVID si Suga. Nagpositibo rin ang mga BTS members na sina RM at Jin na nagpapagaling na. Baby number 4 is on the way for the Arellano family. Totoo bang magiging ate na si Alana? Yes or no? Bye! Yeah! Inanunsyo yan ni Iya sa programang Mars for More. Kwento ni Iya, akala nila nang magkaroon na sila ng baby girl ay okay na. Pero sabi nga, di ba, the more the merrier. Na na-realize daw ni na Iya true habang pinapanood maglaro sina Primo, Leon at Alana. Perfect timing din daw ito at dahil nagpapagawa sila ng bahay sa Rizal kung saan may malaking playground para mas makapaglaro at makapag-relax ang kanilang growing family. Congratulations, Arellanos! God really has been so gracious. He's been so good. We have been so blessed. And alam mo, buti na lang, Obs, kasi nadagdagan yung mga kailangan kong pakainin ng mga bibig dito sa bahay. Bagamat binalik na ang curfew sa Maynila sa ilalim ng Alert Level 3, maraming menor de edad ang nasita dahil nasa labas pa rin kahit hating gabi na. May unang balita si Darlene Kai. Dito sa Maynila, bawal lumabas ang mga menor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Balik na kasi ang curfew dito matapos ang patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID cases. Pero may mga bata pa rin lumabas kagabi tulad dito sa Sampaloc. Mayroon din sa Kapulong Street sa Tondo. Ganito naman sa court na sakop ng Barangay 95 at 97 sa Tondo. Hating gabi na, may mga nakatambay pa. Yung ibang bata, naglalaro. Merong palakad-lakad. May nagkumpulan at nagkukwentuhan sa sulok. Karamihan, walang suot na face mask. Nang puntahan ng mga taga-barangay, nagsiuwian ang mga bata. Tingin po namin yung iba po, hindi alam. Yung ibang magulang, alam nila, kaya lang po minsan, talaga napakatigas ng mga ulo. Kahit ano po gawin namin, kaya ang ginagawa po namin, para hindi sila makapaglaro, tinatanggal namin yung ring. Bukod sa pansamantalang pagtatanggal ng ring, lalo pa raw paiigtingin ang mga kawanin ng barangay ang pag-iikot at paninita. Sinasabi namin sa mga ano, sana huwag na maglalaro, bawal na maglaro ngayon. Yan ang unang balita sa Maynila. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. Wala raw dapat ikabahala sa tinatawag na Florona infection o pinagsamang flu at coronavirus.
Yan ang sinabi ni Infectious Disease Expert Dr. Edsel Salvanya kasunod ng pag-aalala ng publiko na nagdudulot ng major breakdown sa immunity ng tao ang flurona. Nangyayari raw ito kapag na-expose sa dalawang pathogens ang isang tao. Gaya raw ng nangyari sa unang naitalang COVID-19 death sa Pilipinas noong 2020 na isang Chinese national na tinamaan ng influenza B and coronavirus. Nagiging factor daw kasi ang comorbidities o ibang sakit ng tao. Ganyan din ang sinabi ni Health Undersecretary Leopoldo Vega. Gayunman, pinag-iingat pa rin ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang publiko dahil halos magkapareho ang sintomas ng flu at COVID, gaya ng lagnat, muscle pain at runny nose. It's an unfortunate confluence of events na na-expose ka sa dalawang pathogens. That is why we advise everyone, especially those who are vulnerable, to get your influenza shot, your COVID vaccine, and your pneumonia vaccine para protektado po tayo dahil mas mataas talaga yung chance na mamatay tayo pag nagpatong-patong itong mga virus at bakterya na ito. High risk na muli ang buong Pilipinas sa COVID-19 ayon sa Department of Health. Mula yan sa low-risk classification noong nakaraang linggo. Kahapon nakapagtala ang DOH ng 4,084 na bagong kaso. Tumaas din sa 24,992 ang mga aktibong kaso dahil mas marami ang mga bagong kaso kaysa sa mga gumaling na nasa 497. Pinakamataas naman sa loob ng halos 100 araw ang positivity rate o dami na nagpo-positibo sa COVID test na nasa 20.7%. 16 naman ang nadagdag sa mga nasawi. Ayon sa Okta Research, posibleng umabot sa 6,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Sa nauna nilang projection, posible raw malampasan ang mga record high na kaso noong nagkaroon ng Delta variant surge. It might exceed the previous high in cases during the Delta surge. So, it's possible we'll hit 10,000 cases per day in the NCR by next week. And for nationwide, maybe about 12,000-13,000. Dahil rush hour na, lalong dumarami ang mga pasahero sa MRT North Avenue Station. Nagbabalik live si James Agustin. James! Gang, good morning. Tuloy-tuloy lang yung dating ng mga pasahero dito sa MRT North Avenue Station. Pero kahit pasado alas 7 na ng umaga, ay wala pa namang pila ng mga pasahero dito sa estasyon. Nananatili po sa 70% ang passenger capacity ng mga tren ng MRT3. Sa bawat train set, 827 yung mga pasahero na maaaring sumakay. Kinokontrol igan yung dami ng mga pasahero sa platform ng estasyon para masunod yung physical distancing. May mga platform at train marshal din na nagpapaalala na sundin yung health protocols. Mahigpit po na pinagbabawal ang pagsasalita, pagkain at pagsagot ng tawag sa telepono sa loob ng tren habang nasa biyahe. Sa ngayon igan, itong platform ng MRT North Avenue Station, papasok pa lamang yung mga pasahero na nandoon sa harapan ng estasyon dahil nga kaalis lamang dito ng isang tren. Ganun yung nagiging sistema para hindi rin naiipon at nagkakadikit-dikit yung mga pasahero dito sa platform. As of 7 a.m. po, nasa 20 tren yung operational na tumatakbo sa rilis ng MRT3. Nasa 4.5 minutes naman yung pagitan ng pagdating ng tren sa bawat estasyon. Yan muna yung latest mula rito sa MRT North Avenue Station. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. So mga puso, ramdam na po sa buong bansa yung pag-ihip ng hangin amihan. Kaya kanina alas 5 ng umaga, naitala ang 12.4 degrees Celsius na temperatura dyan sa may Baguio City. Nasa 19.2 degrees Celsius naman ang temperatura sa may Tanay Rizal at 19.5 degrees Celsius dyan po sa may norte sa Tuguegarao. Ramdam din sa ibang lugar sa Pilipinas yung lamig ha. Dahil dyan sa Mactan, 23.3 degrees Celsius ang naitalang temperatura. Kaninang umaga yan, nasa 19.5 degrees Celsius naman po ang temperatura dito sa may Mindanao sa Malaybalay, Bukidnon. Malamig din sa Science Garden, Quezon City sa 21.6 degrees Celsius na temperatura. At yan po ay kaninang alas 5 rin ng umaga. Sa latest wind forecast map ng Metro Weather, posibleng bahagyang humina yung hangin amihan sa masusunod na araw. Pero weekend, makikita nyo, magkakaroon na naman ng monsoon surge o yung paglakas ng hangin amihan. Kaya muli na namang lalamig yung panahon. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, servisyong totoo ng GMA News. Ilan sa pinagtuunan ng pansin ng ilang presidential aspirant ay ang pagtugon sa muling pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Nagmamahal sa Pilipinas, the
Pansamantalang ipinasara ang Uniteam headquarters para daw maprotektahan ang kanilang staff at supporters. Ayon sa tagapagsalita ni dating Senador Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, mayigit 20 staff nila ang nag-positive sa test. Pinagpaliban na rin daw lahat ng aktibidad ng Uniteam hanggang January 15 at pinayuhan ng kanilang supporters na iwasan ang political activities na maaring maging sanhi ng pagkalat ng COVID-19. Ang kanyang katandem naman na si Davao City Mayor Sara Duterte ay nagbigay ng update sa lagay ng COVID-19 sa Davao City. Nag-plateau daw ang COVID-19 cases sa Davao City. Patuloy din daw ang preparasyon ng lungsod para sa pinangangambahang surge na inaasahan sa ikatlo o ikaapat na linggo ng Enero. Binisita ni Manila Mayor Isko Moreno ang Araulio Quarantine Facility sa United Nations Avenue sa Maynila para tiyaking handa na itong tumanggap ng mga kailangang mag-isolate dahil sa COVID-19. Nakalaan din daw ang kanilang mga ospital sa mga moderate hanggang critical cases. May stock din daw sila ng ilang uri ng gamot kontra COVID-19. Nanawagan din si Moreno sa publiko na magpa-COVID vaccine at booster na. Ngayong nalalapit ang kapistahan ng Poong Nazareno at Santo Niño de Tondo, pinagbawal na rin ang prosesyon at malalaking pagtitipon. Hindi rin daw muna siya maglilibot. Kasama naman ni Moreno ang kanyang running mate na si Dr. Willie Ong na ipakita sa publiko ang mahigit 20,000 tablets ng COVID medicine na Molnupiravir na binili ng Manila LGU. Inabisuhan na rin ni Senador Manny Pacquiao ang kanyang team na suspindihin muna ang lahat ng political gatherings at mag-focus sa pag-organisa ng Zoom meetings hanggang matugunan ng gobyerno ang pagtaas ng COVID cases. Kailangan daw nilang makiisa sa pamahalaan para mapababa ang COVID cases. Pero tuloy-tuloy daw ang paglikom nila ng donasyon at relief goods para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Sa pamamagitan naman ng social media, sinabi naman ng running mate ni Pacquiao na si Representative Lito Atienza, dapat daw ay may malinaw na batayan ang desisyon ng Metro Manila mayors na limitahan ang pagkilos ng mga taong hindi pa nagpapabakuna kontra COVID. Sa isa namang statement, tinalakay ni Vice President Lenny Robredo ang ilang programa ng kanyang opisina gaya ng Angat Buhay na nakatulong daw sa mahigit 600,000 na pamilyang Pilipino. Katuwang ang private sector, tinutugunan daw ng programa ang food security and nutrition, universal health care, public education at iba pa. Kasama rin daw dito ang disaster relief and rehabilitation, maging ang pagtugon sa COVID-19. Sa isang tweet, inanunsyo ni Robredo na sa mga nangangailangang magkonsulta sa doktor, tuloy-tuloy pa rin daw ang bayanihan i-konsulta. Ibabalik na rin daw ngayon linggo ang mga swab caps. Sabi naman ni Senador Ping Lacson, bawat isa sa atin dapat gawin ang kanyang papel sa pagsugpo ng virus at sa pagligtas ng buhay ng mga tao, lalo na ngayong patuloy na naghihirap ang ekonomiya. Kahit naman daw wala pang spike sa COVID cases dahil sa Omicron variant, sumusunod naman daw sila ng kanyang running mate na si Senate President Tito Soto sa mga health protocols, lalo na kapag nasa aktibidad na maituturing na super spreader. Kaugnay sa petisyon ng partido ni Pangulong Duterte na buksan muli ng COMELEC ang filing ng Certificate of Candidacy para sa national at local elections, sabi ni Lacson, ayaw niyang isipin na ang intensyon ng PDP laban ay i-delay ang eleksyon at magbigay daan sa pagpapahaba ng termino ni Pangulong Duterte lampas sa June 30 ng taong ito. Labag daw ito sa saligang batas at hindi dapat payagan ng Senado na mangyari. Sang-ayon naman dito si Soto, bababa daw siya bilang Senate President sa katapusan ng Mayo at maghahalal daw sila ng bagong Senate President na pwedeng maging Pangulo pansamantala. Yan ang unang balita. Sandra Aguinaldo, Buong Puso para sa Pilipino. Libo-libong motorista ay inaasahang maabala oras na isara ang bahagi ng southbound lane ng Rojas Boulevard. At live mula sa Rojas Boulevard, may unang balita si Darlene Tai. Darlene, kailan na ba isasara yan? Maris, magandang umaga. Inaasahang sa first o second week ng January, isasara yung bahaging ito ng Rojas Boulevard. Malaki yung magiging epekto nito sa daloy ng trapiko dahil libu-libong mga motorista yung dumaraan dito. Katulad ng nakikita nyo dito sa aking likuran, may harang na itong isang bahagi ng southbound lane ng Rojas Boulevard. Sinimulan na kasi ang paggawa rito ng DPWH. Pero planong isara ang buong southbound lane dito ng hanggang 3 buwan. Sa ngayon,
sarado ang isang linya mula sa may HK Sun Plaza hanggang sa Arnaiz Avenue. Kailangan daw kasing ayusin ang nasirang drainage structure sa harap ng Libertad Pumping Station dito sa Pasay. Pinag-aaralan na raw ng MMDA ang mga paraan para maibsan ang epekto ng pagsasara. Inaayos pa raw nila ang listahan ng pwedeng mga alternatibong ruta. Ang mga cargo container pwede raw i-barge papuntang Cavite at doon na lang kunin ang mga truck na hindi makakadaan dito sa Rojas Boulevard. Mariz, para sa traffic situation sa mga oras na ito ngayong nagsimula na yung morning rush hour, itong southbound lane kung saan nandito yung repairs, kung nakikita nyo moderate pa naman yung daloy ng trapiko. Nagkakaroon ng embudo dito sa bahagi na may kinukumpuni pero nadadaanan naman yung dalawang lanes kaya tuloy-tuloy naman yung pagdaan ng mga sasakyan at hindi naman nagiging mabigat yung daloy ng trapiko. Mas maluwag naman doon sa kabilang lane na northbound lane papunta sa ibang bahagi ng Maynila. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kay, buong puso para sa Pilipino. Pinumpirma ni Interior Secretary Eduardo Anyo na mayroon talaga mga nagbabayad sa hotel para makalabas na agad sa quarantine. May mga kinasuhan na nga raw ang Bureau of Quarantine. Ang ilang balikbayan raw, tumatakas daw sa quarantine sa udyok mismo ng kanila mga kaanak. Kaya naman, inatasan na ng kalihim ang PNP na mag-random check sa mga quarantine hotel. Kung ang mga kapuso naman natin ang tatanungin, ano pa kaya ang dapat gawin ng pamahalaan laban sa mga lumalabag sa quarantine protocols? Nako, Ate Sue, Igan, iba-ibang suggestion ng mga kapuso natin. Sabi ni Maria Jillian Lakap, kasuhan ang mga nagbabayad at tumatanggap ng bayad para tumakas sa quarantine. Nasasayang daw ang lahat ng pinaghihirapan ng pamahalaan. Sabi naman ni Maureen Sanchez at Lorraine Dasig Gracia, dapat na ikulong at hindi lang pagmultahin ang mga lumalabag sa quarantine. Suggestion naman ni Faisal Ismael, bigyan ng travel ban papunta sa ibang bansa ang mga lumalabag. Ayon naman kay Marvin De Varas, pwedeng gawing basehan para sa non-approval o renewal ng mga clearance ang mga hindi sumusunod sa health protocols. Sabi naman ni Ryan Carl Ragudo, kasaheros, huwag nang ibigay sa private facilities ang pagka-quarantine. Magtayo raw dapat ang pamahalaan ng sariling pasilidad kung saan ilalagay ang mga nagka-quarantine na Pilipino umuwi galing sa ibang bansa. Ilang buwan matapos ang kanilang engagement, hiwalay na sina Chris Aquino at dating DILG Secretary Mel Sarmiento. Inamin ito ni Chris sa kanyang Instagram matapos mapansin ng kanyang followers na burado na ang pictures ni Mel sa IG ni Chris. Pinost niya ang text message ni Mel kung saan sinabi nitong ayaw niya makompromiso ang kalusugan ni Chris dahil sa kanyang paglabas-labas. Hindi rin daw niya matatanggap kung may mangyari kay Chris dahil sa kanyang paglabas sa kanilang bubble. Nananatili pa rin daw ang pagmamahal at ang happy moment sila ni Chris. Nabanggit din ni Chris sa post na nakatakda siyang mag-abroad para sa diagnostic tests at treatments ng kanyang autoimmune disease. Humiling din ng privacy si Chris. October last year nang ma-engage sina Chris at Mel. May operasyon po ang IAC sa bahagi ng Quirino Highway. Hinuhuli ang mga hindi sumusunod sa minimum health protocols. At yan po, makikita natin sa ilang sandali lamang. Yan po ang sitwasyon ngayon dyan sa may Novaliches at may mga ilan nga pong mga van o UB Express at ilan pa pong mga sasakyan ang kinakausap na po ng mga IACT officers o mga personnel. At sinisiguro po na lahat ng mga protocols ay nasusunod at kailangan din po syempre sumunod sa mga traffic rules. So sa mga sandali pong ito, tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan dun sa kalsadang yan sa may Novaliches. Lynn, kapapasok lamang pong balita, isa sa ilalim na rin sa Alert Level 3 ang Bulacan, Cavite at Rizal. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, napagdesisyonan ito ng IATF dahil sa pagtaas din ng mga kaso ng COVID-19 roon. Iiral ang Alert Level 3 sa Bulacan, Cavite at Rizal simula po bukas, January 5 hanggang 15. Samantala, arestado sa Maynila ang lalaking inireklamo dahil umano sa panggagahasa sa dalawang babae at pagpapakalat ng kanilang masiselang video. Ang suspect kinukuha pa umano ang cellphone ng mga biktima at kinikikilan ang kanilang mga kaanak at kaibigan. Narito ang unang balita ni Darlene Kay. Araw-araw kayo kayo. Mayo, payop ka! Wala kang awa, wala kang pamilya!
Kuya, wala ka mong pamilya. Ba't hinina mo naman yung buhay ng pamangking ka? Nanggagalaiti ang mga kaanak ng 21 taong gulang na babaeng biktima umano ng lalaking ito. Kinilala ang suspect na si John Cedric Valdez na inirereklamo ng panggagahasa. Kwento ng biktima, nakilala raw niya sa Facebook si Valdez. Nangako raw si Valdez na ipakikilala siya sa isang dayuhan na magbibigay sa kanya ng 10,000 piso. Sabi niya po, sa kaharap na hotel, nandun po yung Chinese. Kaya dun muna daw po muna kami sa taas, ng, sa room niya, para i-instruction niya daw po sa akin kung ano pong gagawin. Dinala raw siya ng suspect sa isang kwarto. Doon na raw kinuha ang cellphone na ginamit para kunan siya ng malalaswang larawan. Bago po kami umakyat dun sa room niya, habang naglalakad po pa lang po kami sa hallway ng hotel, sinasabi niya po na wala naman mangyayari, hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako gagalawin. Pero ginahasa umano siya ng suspect habang kinukunan pa ng video. Pagkatapos ng pangahalay, kinuha raw ng suspect ang cellphone ng biktima saka siya iniwan sa hotel. Pagka-uwi niya sa bahay, laking gulat na lang daw niya nang malamang hinak na pala ng suspect ang kanyang Facebook account. Nung una po, nagpadala kami ng pera. Kala po namin matatapos na kasi nangako po siya na buburahin niya na po yung video. Pag naipadala po namin yung pera na yun. Hanggang sa yung nagulat na lang po ako, yung mga kaibigan ko nagme-message po sa akin na bakit may ganyang picture, may ganyang video. Yun po na hindi pa rin po siya tumitigil. Kumapit lang naman daw siya sa patalim dahil matindi ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Nawalan kasi siya ng trabaho bilang sales lady dahil sa pandemic. Hindi lang pala iisa ang biktima ng suspect. Kwento niya, kinahasa rin umano siya ng suspect habang kinukuha na ng video. Sabi niya daw, may Chinese daw po siyang ibibigay sa akin. Why? Chinese. Tapos pagdating ko dun sa lugar, pinasok niya ako sa iskinitang maliit, tapos may bahay. Nung natapos niya yung ginagawa niya sa akin, dun nilabas yung baring niya na kumbaga tinatakot niya talaga ako. Kwento niya, nagawa niya lang daw iyon dahil walang-wala raw siya. Matagal na rin siyang walang trabaho dahil sa pandemic. May anak kasi ako, ma. Single mama ko. Dalawa po anak ko. Depensa ng suspect. Sa group po sa Facebook, may mga din ng mga walker group. Na ayun, may inaano ko po na sila. Ang mali ko lang, ma'am, pinakilaman ko yung cellphone nila. Yun lang, pero walang panggagasa na ganap. Yan ang unang balita sa Maynila. Darlene Kai, Buong Puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.